Hi guys, good morning. Ayan, kapit tayo guys. Ngayon po ay 6:30 ng umaga, January 14. Ayan, kakapi muna tayo. Kayo po ba ay nagpaplanong pag-umpisa ng isang maliit na lechon business? Yung paisa-isa lang, weekly? Ayan, may mga gumagawa po nun, yung mga weekenders lechonero. Yan, na kung saan ay naglilitsyo po ng paisa-isa, binibenta po ng 4 kilo or nagpapa-order po ng isang buo, naglilitsyo po ng mga paisa-isa. Yan. And wala ba kayong malaking space para sa inyong lechon business? Yan, kung kayo po ay nagpaplano magsimula ng isang lechon business, ako po ay merong i-offer sa inyo. Yan, baka kailanganin niyo po doon po sa mga nangangailangan dyan. Yan. Nakakita niyo po ba ito? Yeah. Ito po yung ating portable lechonan guys. Yung ating portable lechonan na gawa po sa biniyak na drum. And then nilagyan natin ng frame. And then nagpagawa po tayo nito. Ito. Yan. Yung ating stirrer na gawa sa tubo. Then pinalagyan natin ito. Then ang handle. Ayan. Nakakita niyo ba yan? Yan, baka kailangan niyo guys. Ito po yung binibenta ni Kabocals. Yan, binibenta na natin yung ating portable lechonan. Yan doon po sa mga bago sa channel ko, ipapakita ko sa inyo guys yung mga previous vlog ko na kung saan ay ginagamit natin ito. Ito po mismo yung ginagamit natin noon tayo po ay nagli-lechon pa. Yan. So ito guys, panoorin nyo. Yan, kasi pagkapo na lahat, yan na yung a-apply na natin siya ng mantika para maging glossy siya. Ayan. Hey. Hindi ko lang makailapit masyado, napakainit eh. Baka bumigay yung cellphone. Ito siya. Wala, naputukan tayo. Wala. Okay lang yan. Wala isang oras, papatuloy na rin tayo. Okay? Yan guys, so naluto na natin yung dalawang order na lechon. Yan, ito sila. So, ano na natin, papak na natin and then deliver na. Ayan. Okay. Ayan, so yan po yung short video clip na kung saan ay ginagamit pa natin itong ating portable lechonan. And ipa-flash ko rin po sa screen yung mga title po ng vlogs ko about sa paglilechon. Yung meron po tayo mga step by step doon kung paano natin ginagawa yung ating timplada, yung ating paglilechon. Ayan. So ito, ipa-flash ko po sa screen para po mabalikan nyo doon sa mga bago sa channel ko. Ayan. Ngayon kung kayo po ay nagpa-plano mag-start ng lechon business, ito guys, oh, binibenta ko po siya pero i-showcase ko muna bago ko i-offer. Ayan. Ayan guys, so ayan siya. Ayan, so biniyak na drum po yan na pinagawa natin ng frame. Ayan, may paa siya. Ayan, may paa po. Ayan. So ito po ay portable na ano, na ililipat yan, na bubuhat-buhat po yan. Ano, kung sa inyo gusto maglitsyon, halimbawa may home service kayo na kailangan niya maglitsyon,
ay po pwede nyo pong dalin-dalin yan. Basta meron lang po kayong sasakyan na kargahan. Kahit sidecar lang ay po pwede na ikakarga po sa sidecar yan. So ito po yung ating steerer. Yan. Gagawa po sa tubo. Kung makita nyo ay halos sa hindi pa po masyadong gamit yan. Wala pong kalawang yan. Ayan. Ayan po. Ang problema lang dito guys ay yung drum kasi ay ano na, itong drum naman kasi guys ay second hand po yan sa junk shop po lang nabili. So na ano na siya, sa katagalan kinalawang na, so nabutas na. Pero madali pong gawa ng paraan yan. Tatapalan nyo lang po yan ng isa pang biniyak na drum. So bibili lang uli kayo ng drum sa junk shop. Yan, itong drum na nabibili sa junk shop ay nasa 150 to 200 lang po yan. Depende po sa pag-uusap nyo na may-ari. Pero ito ay nabili ko lang po ng 150 sa junk shop. And then biniyak ko. And then ayan nga, pinagawang ko ng frame. Yan. So ito, isang drum lang naman po ang kailangan dyan. Bibiyakin lang. And then itatapal po dyan. Tatapal and then we-weldingin uli dito. Yan, naka-welding lang po yan dyan sa frame. Yan, i-welding lang po uli yun, itatapal lang yan. So, madali lang pong solusyonan niya ang itong butas na to. Yan, so, ganyan lang po. And, ito, sa steerer po kayo babawi guys, ito. Yung steerer natin ay, makita nyo, may tulis po yan. Pinagawa ko talaga yan na nilagyan ng tulis. Yan, para hindi po mahirap itusok sa baboy. And then, sarado po yan. Sarado po yan. Yan. And may hawakan po. Ito, may hawakan tayo. Yan. May hawakan tayo. Bali, apat na steerer po yan. Apat. Steerer ba tawag doon? O panuhog? Basta, panuhog para madali. Ito, yung isa. Mayroon pa tayong isang extra. Yan. Ganun din, katulad yan. Dalawa po yung ganyan. Dalawang ganitong kataba. Yan. And then, meron tayong maliit. Yan. Ito, pang ano to. Yung mga pang suckling pig siguro, yung maliliit na baboy. So, mas maliit siya, mas maliit na tubo siya kesa dito. Ayan o. Ayan. So, mas maliit siya. And wala po siyang hawakan kasi nga, yung itutusok niya naman dito ay yung maliliit na baboy. Ayan, yung maliliit na baboy. So, hindi na kailangan ng handle. At madali lang po iikot at bagaang. Ito kaya meron po silang handle. Itong dalawa na to. Ayan, kasi ito po yung pangmalaki talaga. Ito guys, nasubukan ko na. Max ang pinakamalaking naisalang ko dito ay 43 kilos na baboy. 43 kilos guys. So yan po yung pinakamalaking naisalang ko dyan. And kasya po siya, kasyang kasya. 43 kilos na baboy. Sa patay na yun ha, sa patay na. Ayan. Yun po. Ayan, and then kasama nga po ito. Kasama itong tatlo. Bali, apat pong panuhog ang kasama. Apat na panuhog ang kasama. And then, ito nga ang pinaka-litsunan niya, yung lalagyan ng uling. And then, ito. Ayan o. Ditanggal lang po yan, guys. Ditanggal lang yan. So, kung kayo po ay hindi naman gagamitin to, ito po mga patungan ng panuhog ng baboy ay ditanggal po yan. Ayan. Ditanggal po yan. Ayan. Ayan, ditanggal po yan. So ito guys, hindi na kayo mahihirapan magpagawa. Kasi ito guys, in-instruct ko talaga to. Nakatutok ako dun sa gumawa nito kasi nga pinapalagyan pa natin itong mga patungan. Yan, may mga patungan po ng nito nung mismo baboy. Kasi yung distansya po sa uling at sa kanong baboy, yun po ang importante sa paglilitsyon. Ito, kung nakita niyo naman po sa video ay saktong-sakto po naluluto po na maganda yung baboy na papalutong natin sa ganito pong distansya. Yan. So hindi na kayo mahirapan guys mag-adjust. Ito dalawang adjustan pala. Kung maliit ang baboy nyo ay ibababa nyo lang siya rito. Yan o. Ibababa nyo lang. Yan. So nakababa na siya. O. Ito. Ayan. So pagka maliit po lilitsyon ninyo, ganyan po itsura ng inyong tuhugan. Ayan, ganyan po itsura ng inyong tuhugan. Mas malapit sa baga. Ayun, kung malapit naman ay doon sa una kanina. Kung malaki ang inyong baboy ay doon naman sa pangalawa. Ayan, so
naka-adjust na yan, guys. Subok na. Nasubukan na. Nakita nyo naman sa video. Ayan. Yung distansya po na yun ay nakakaluto talaga at nakapagpapalutong po ng baboy. Ayan. So, hindi na kayo mahirapan magpagawa, guys. Ito, gawa na. Binibenta po natin. Ayan. And, may kasama pong apat na tuhugan. Apat na tuhugan. Ayan. Ilalatag ko para makita nyo yung ibang tuhugan. Ayan, guys. So, ito. Apat na tuhugan yan. So, ito yung dalawa. Ito yung dalawa na pang maliit na baboy. Ayan. And then, ito yung dalawang pangmalaking baboy. Ayan. Diba? Okay. So, alright yan, guys. So, subok na subok. Sukat na sukat. Ang gagawin nyo lang po ito. Tatapalan lang po yan. Ayan. Tatapalan lang po yan ng isa pa pong biniyak na drum. Wala na po kayong babaklasin dyan. Tapal lang yan. Yan lang po pinaka-solution dyan. So, hindi na kayo gagastos na malaki dyan. Sabi ko nga, yung drum po sa junk shop ay nasa 150 to 200 pesos lang yon. And then, babayad kayo ng taga-welding. Bahala na kayo mag-usap. Hindi naman siguro sisingilin ng malaki ka kasi ibibiyakin lang naman niya yung drum. And then, itatapal niya dyan. So, yun lang naman po ang gagawin dyan. Wala na siyang babaguhin. Ayan. And then, ito po, lahat po yan ay may tusok, may patulis. Yeah, may patulis po. Ayan. Lahat po yan ay may patulis. Ito ang mahirap gawin, guys, yung patulis na yan. Mahirap gawin yan. Sa isang tubo po, gumastos po ako ng 1,800 sa isang ganito. Dito po ako namahalan yung sa paggawa nila ng patulis. Yan. Medyo natagalan sila gawin yan. Kaya, yan po 1,800 po ang isa niyan nung bagong gawa, nung bago kong pinagawa. Yan. Yan po. So, ito po, guys. Lahat po na yan ay ibinibenta ko ng 5,500. Yan, 5,500 na lang yan, guys. Lahat yan. Take all na yan. Ayan. Doon po sa interesado, message lang po kayo. Ipa-flash ko po yung FB page ko sa video na to para makontakt nyo po ako. Ayan. And then, kung nangangailangan po kayo ng cage ng baboy, ito guys. Ito po yung cage ko ng baboy nung ako po ay naka-single na motor pa. Ayan. So, meron po siyang clamp. Ito, may clamp po siya. Ito, and then meron siyang tornilyuhan. Ito po kasi nakakabit sa single na motor ko dati. Yan, ito po ilalim. And then ito, may pintuan. Yan, may pintuan ngayon, guys. Kargahan po ng baboy yan na panlitsyon. Halimbawa kayo mamimili ng baboy sa ibang lugar, ito po pwede niyo pong pagkargahan yan. Cage. Yan, may lock yan, oh. May lock yan, cage. Ito, kung wala naman kayong single na motor, ay po pwede nyo itong patanggal. Yan. Kagrinderin lang naman yan, tanggal na yan. Ito. Kagrinderin lang yan, guys. Tanggal na yan. And then, may cage pa rin kayo. Yung cage nyo ay ito, buo pa rin. Kung hindi po kayo gagamit ng single, kung sidecar, halimbawa, katulad sa akin. Ayan. So, yun po. Ito naman po ay ibinibenta ko ng 2,000 na lang. Ang nagastos ko dito, guys, nung pinagawa ko to ay 3,800. So, binibenta ko na lang po ng 2,000. Ayan, no? Cage po yan. Matiba yan. So, papasukin nyo lang yung baboy dyan. Pak! Sara! Kulong na siya. Bit-bit na siya sa katayan. Yan po. Ayan. Ito pang native lang, guys, ha? Disclaimer lang, pang native po ito. Itong cage na to ay pang native pig lang yan. Hindi po ubrang hybrid dyan. Malaki yun. So, ito, kaya niyang ikulong yung nasa 30 kilos na native pig yan. 30 kilos. Nasubukan ko yan. 30 kilos. Pasok na pasok yan. Ayan. Ngayon sa malayo. Ayan siya. 30 kilos, guys. Kasyang-kasya po dyan. And then, ito po yung ating litsunan. Portable na litsunan. Ayan. Kung kayo po ay nagdanais na mag-start ng isang maliit na lechon business at wala po kayong malaking space. Kung nakita niyo po, ito pong space ko, ayan o, liit lang yan o, labas na yan. Labas na yan. Ito, kapirasong space lang. Yan, dito po ako nagli-lechon. Kung nakita niyo po yung video ko, pinanood niyo, ayan, ito po mismo yung lugar na yon na pinagli-lechonan ko.
Ayan. So kung kayo po ay mayroong likod bahay na ganito kalaki or meron kayong maliit na garahe katulad nito, ay pwede na po kayo mag-start ng isang maliit na lechon business. Ayan. Ayan po. Portable lechonan for sale. Ayan guys, portable lechonan. Doon po sa mga gusto mag-start ng lechon business niya, baka magustuhan nyo at maibigan nyo. Ayan, kundi naman ay ako na lang, ibigin nyo. Ayan, ayan, binibenta natin guys. Bakit ko ba binibenta? Ayan, sa ngayon po kasi ay wala po tayong paggagamitan. At yun nga, tinamaan tayo ng ASF at naubos yung ating mga baboy. And baka matagalan po tayo bago makabalik sa pag-alaga ng native pigs. So hindi pa muna tayo makapag-lechon. And then, yun nga, nag-uumpisa po tayong bumangon sa pamamagitan po ng pag-breed ng mga Rhode Island chickens and then yung ating mga Muscovy duck. And soon po yung ating itik business. So, yung mapagbebentahan po dito ay ipandadagdag po natin doon sa ating mga bago project. Kaya po nag-decide po ako na ibenta muna siya para po magamit natin sa ating pagbangon. Ayan. Yun nga po pala, abangan nyo guys, ay bumili na po ako ng ducklings. 2 days old po na itik ducklings, 100 pieces, and may kasama po siyang 20 males. Yeah. So yun po yung pag-uumpisahan natin ng ating itik business, egg production. Abangan nyo guys, yung po ang isusunod natin video. So yung isa po yun sa dahilan kung bakit binibenta po natin itong ating lechonan para po magamit natin yung pondo doon sa ating mga bagong project na gagawin. Ayan. So doon po sa mga interesado, message lang po kayo. Yung FB page ko po ay ipa-flash ko sa screen. And yung link po ng aking FB page ay nasa description din po ng aking mga videos. So buksan nyo lang po yung description ng mga videos ko. Andun po yung link ng aking FB page. Ayan. So maraming salamat. And bago tayo magtapos, shoutout po muna kay Mr. Wong Boy Angas from Jeddah, Saudi Arabia. And sa lahat po ng mga solid kabokos, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga viewers ko po dyan, maraming salamat po. And sa mga viewers po na hindi pa nakasubscribe, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then hit lang po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayan, so again guys, 5,500, isang set na po. And then kung gusto, kailangan nyo po ng cage na panghuli ng native pig, 2,000 pesos po yun. Ayan. So message lang po kayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos sa siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!